Yan na isa pong mapagpalang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi sa mampanig ng mundo. Mapagpalang araw po sa inyo. Ako po muli si Taong Gala. Sa araw nito mga idol, isang panibagong reaction video ang ating gagawin. Pag-usapan nga po natin itong usaping bypass. Sa nangyari at mainit na usapin between kabusiness, thinking body, and power ranger sa kaso po ni Jonathan. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, pinutin nyo sana ang subscribe button at bell button para kay Kabusiness, Kabusiness Official and Papa Dins, and of course, kay Taong Gala. At ang aking pong healing sa inyo mga idol, patapos lamang po ng video ito, ano, bago kayo magkomento para hindi po malihis tayo sa punto de vista na nais kong sabihin sa inyo. Okay, ito na nga po mga idol. Bago po natin bigyan ng conclusion at reaction mga idol, quick ano lang, daloy kung ano nga ba ang nangyari, sino itong si Jonathan para po sa mga bago. Si Jonathan po ay isa po sa naging beneficiary ng Kabusiness Official sa larangan ng pagtulong. Tinulungan nila, kaso nga lang umalis sa Kabusiness, pero bagamat umalis sila ay binigyan ng bahay ni Kabusiness, inuupahang bahay at binayaran nila yung down payment and at the same time yung deposit doon sa bahay nila. Pero only to find out, umalis po si Jonathan sa lugar nila. Ngayon mga idol, nagulat ang lahat kasi pumunta ito kay Thinking Body. Sa unang video ng pumunta ito kay Thinking Body, nakita po natin walang masamang sinabi si Thinking Body. Maganda yung sinabi ni Thinking Body, pinayuhan si Jonathan. And then the next video po na nakita natin is nagkita po si Mr. Kabusiness at si Thinking Body. Okay. Dito po sa pagkikitang ito mga idol ay sinabi po ni Mrs. Kabusiness and at the same time ni Kabusiness ang mga problema ni Jonathan upang maunawaan ito ni Body. Ang ikinagulat po natin sapagkat sumunod na pangyayari, bumalik di o mano si Jonathan sa bahay ni Thinking Body. Kaya ako sinasabing di umano kasi yun ang sinabi niya na bumalik si Jonathan sa kanila. Okay. Nang bumalik si Jonathan ay pinayuhan niya ito. Ano po? At binigyan uli niya ng payo. Wala siyang maibibigay. Pinaunawa niya na ang makakatulong ay si Kabusiness. And then, may bidyong sumunod na si Thinking Body ay pumunta mismo sa site kung saan inalam niya yung pangyayari ni Jonathan at ni Nanay Marita. And then nagkaroon siya ng proposal, intervention, kung saan gusto niya na dalhin nilang si Nanay Marita doon sa DSWD. So, kung titingnan po natin ng maigi mga idol, maganda po yung mga proposal. Pangalawang sumunod, si Jonathan naman po sa video ay pinatrabaho at binigyan ng pera. Pinaunawa niya na mahirap kumita ng pera na hindi pinagtatrabahuan. And yung huling video mga idol, bumalik naman di umano si Jonathan. Pero pagkatapos po nito, mayroon din tayong nakitang video na si Jonathan naman ay pumunta naman kila Power Ranger. So pag doon pa lang sa kay Power Ranger, nung natuntun po si Jonathan, una, kahit ako nagtanong ako na paano natuntun si Power Ranger, tinuro daw ni Thinking Body. Mayroon lang akong mga nakitang kumbaga parang lapses ano. Kasi nung tinatanong si Jonathan, maganda din yung payo nila, no? Binibuild up nila na tama si kuya yung makakatulong sa inyo. Yun lang isang payo doon na hindi ko na akin pong nakita, yung payong nung tinanong si Jonathan kung saan na anong nangyari sa mga gamit at sinabing ibinhenta, nasabi ni Ate Elvin na magaling ka palang mag-salesman. So, yung pong payo na yan ay parang pinaunawa kay Jonathan na tama yung kanyang ginawa na ibinta ang mga bagay na ibinibigay sa kanila. Okay. Now, the next video na pangyayari, mga idol, kung ating pong sisilipin, ito na po yung pumunta naman sila pa Power Ranger doon sa lugar nila Jonathan. At talagang mangiyak-iyak pa sila nang makita ni Power Ranger si Nanay Marita. Pinaunawa niya na siya lang nakakapagpatawa, siya ang nag-aalaga, which is nakita 'yan nung panahon na nasa ano pa siya. Kaya lang mga idol, ganito po. Kung titingnan natin, nagpalabas na sila
ng ilang mga video. Si Buddy, ilang video na. Si Tinky, si Power Ranger, dalawang video. Ngayon, doon na tayo sa usaping bypass. Ang tanong, na-bypass nga ba dito si K-Business? Para po sa akin mga idol, kung atin pong titingnan, mayroon protocol ang lahat ng mga social media blogger bilang pagpapakita ng respeto sa bawat isa. Kung may isang tao na nabablog ang isang blogger at may magbibigay ng intervention na ibang blogger, ipinapaalam po niya yun. Ito po ay para hindi magkaroon ng comparison. Sa totoo lang sa ginagawang ito, darating ang araw, although maganda yung sinasabi nila sa K-Business, pero yung po iti, kumbaga tinatawag, hindi natin mapipigilan yung tinatawag na parang pailalim. Bakit pailalim? Kasi doon sa comment section, habang pinamumukha nila itong pagtulong at sinasabing maganda, maganda ang K-Business, nagkakaroon ng emphasize ang tao eh. Naiisip ng tao na, uy tika, kayo yung hero kasi kayo lang yung nakatulong kay Jonathan. Hindi ibig sabihin, kung magtutuloy-tuloy ito na iku-content si Jonathan, magiging masama si K-Business, sila ang magiging bida. Para po maiwasan ito, ito pasensya na ako sa salita ha, direkta itong sinasabi ko. Para po maiwasan ito, ang dapat dito, nung panahon na nakita o nagpunta si Jonathan kila K-Business, kila Power Ranger, talagang kailangan tumawag sila, kuya, ano po ang nangyari? Kuya, nagpunta dito, ano po? Kuya, ibablog ba natin ito? Kasi kailangan magkaroon ng proper turnover mula kay K-Business papunta sa kanila kung pinapayagan na sila na i-vlog si Jonathan. Proper turnover po yan. Kung atin pong maalala mga idol, ang kaso ni Christian, nung makita siya ng Kalinga, naglaya si Christian mula sa Bicol napunta ng Maynila. Nasa gip ito ni K-Business. Ipinaalam ito ni K-Business sa Kalingap. Pero nagkaroon ng proper turnover at sinabi ni Kuya Bal na K-Business, ikaw na lang ang mga laga kay Christian. That is the proper turnover. Na hindi mawawalan ng lapses. And until now, hindi pa rin po yan nawawala sa isip ng tao na si Christian ay nagmula sa Kalingap, tinulungan ni K-Business dahil may proper protocol and turnover para mawala at maiwasan ang bypass. Ito po mga idol ang nais natin ipaintindi sa lahat. Sa mga comment section, may mga nagko-comment na hindi kasi napabayaan na po si Christian, si Jonathan. Napabayaan na po ba? Ang tanong, napabayaan nga ba? Para po sa kaunawaan ng lahat, may plano po si K-Business doon. Kaya nga lang po, pinababayaan muna for the meantime sila ay para makaunawa si Jonathan sa proseso. That is the process na itinuturo kay Jonathan na para maunawaan niya. Actually, ayaw ni K-Business na maghirap sila. Ayaw na ayaw po ni K-Business na maghirap sila. Kaya lang po si Christian, si Jonathan, bakit ba Christian ng Christian ako? Ito nga pong si Jonathan mga idol, siya lang po ang pinakamatigas ang ulo. Ayaw niya. Kumbaga parang may nagmamando sa kanya. So sa ganitong sitwasyon na hindi pa napuputol, wala pang formal na pagputol, walang anunsyo si ang K-Business na mula ngayon hindi na natin tutulungan si Jonathan. Wala na si Jonathan, wala na, hindi na natin tutulungan. Dapat may mga ganun eh. So sa ganitong pagkakataon, mainam dapat. Kasi nagkakausap naman sila, mag-uusap sila. Ang isa sa pinakamaganda para maiwasan yung kung anumang mga issue mga idol, is nung nahagip mo si Jonathan sa video, ito yung ano mo, para magkaroon ng parang patas ba? Patas sa larangan ng pagpapahayag, yung patas ang side. Pwede mang sabihin mo rin naman kay K-Business, kuya, pupunta ako dyan, okay lang po bang kumuha ng mga panig mo, kukuha ako, ganito, ganyan. Ilakip mo sa video sa dulo, makikita ng tao, patas. Wala kang inapakan. Wala tayong naapakan. Kaya ho, ganito po yung sinasabing nababypass.
Kahit saan kong ano, mga idol, kahit sinong charity vlogger, kahit sinong charity vlogger, na ba mga ganyan, yun po ay hindi po pinapayagan na i-vlog sila ng walang pahintulot. Hindi sa binapayanang babawalan. Ibig sabihin na walang pahintulot, walang proper turnover. Lahat naman tayo nagnanais na tumulong. Kaya lang, para hindi maiwasan, alam nyo po, para din naman ito sa kapakanan ninyong dalawa, Power Ranger. Thinking Buddy, alam ko, mauunawaan mo ang puntong ito. Para din naman sa kanilang dalawa ito, maiwasan na hindi sila nagpipishing, na hindi sila nangingisda ng sponsor gamit si Jonathan. Yung puti naman, para sa kanila din yun. No? Para maunawaan na, uy, tika, kasi may ano ito eh. Napahintulutan sila ng ka-business. Ito yung video, nag-uusap-usap sila. O, diba? Dahil lahat naman tayo nasa sistema ng pagtulong. Walang sino mang pumipigil sa atin sa larangan ng pagtulong as long na proper yung protocol. Ibig sabihin, kung pagka tinatahak natin ang landas ng pagtulong, ang importante lang, wala tayong naaapakang kapwa vlogger na nasa linyada ng pag-charity. Yun lang po yung pinakasimple doon. Yun po yung pinakasimpleng dahilan. Kaya ho mga idol, sasabing na-bypass po talaga si Kabusiness. Ilang video na po ang pinalabas. Wala nang problema doon sa una. Hindi natin alam kung may video pang ilalabas ngayon si Power Ranger. Dahil ito, nagkaroon na ng mga reaksyon. Ito naman po mga idol, ay mga reaksyon lang po namin. Damdamin po sa loobin namin. Ano? Ikaklaro lang namin, ito, sa loobin namin bilang reaktors. Kasi nakikita natin. Pangalawa, ito pong mga reaksyon na binibigay ng mga reactors ay isa hong itong payo din para sa ikabubuti ng bawat isa na hindi mapunta sa negatibong impression ang bawat intensyon ng pagtulong. Kasi hanggat walang klaradong turnover, walang klaradong pahintulot, walang klaradong basbas, hindi po maiiwasan na pwedeng sabihin natin nagpipishing tayo ng sponsor gamit si Jonathan. Kung kayo po ang tatanungin mga idol, ano po sa palagay ninyo? Is this talagang totoo o ito ba yung pananaw ninyo? Nabypass nga ba dito si Kabusiness? Well, mga idol, ito lang po yung aking pananaw. Comment down below, babasahin ko po ang iyong komento. Sana po, para maiwasan ito, ay maresolba ito habang maaga pa. Wala tayong ibang hangarin, kundi ang tumulong sa taong nangangailangan. Pero huwag nating kalimutan na minsan, mayroon tayong tinatawa na proper protocol para hindi natin masagasaan o mawalan ng respeto tayo sa kapwa vlogger. Mapagpalang araw po sa inyo. Please do connect po mga idol, Kabusiness Official, Papa Dins, Kabusiness Family, Taong Gala. Sama natin po mga idol ang ating mga kaguwang ano, by Intoy Papaya, si Intoy, si Bay Papaya, si Buknoy, sama po natin yan. No? Tatlo po silang may content, may ano na rin, may channel. At syempre, huwag mo natin kalimutan mga idol, ang ating pong mga reactors ng Kabusiness. Siyempre, nandyan po si Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay PLC, Katorak Linga, Kalingap Torak, ayan. Armenda Mix Vlog, Amplars Channel, Imki, Inday TV, ayan po, si Enday Okray, and Kamix Vlog. Hanggang sa muli po mga idol, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much. So yung mga kabusiness sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.